Director Edgar, nagsimula pa lang nating nagsisimula pa lang po no nating maranasan ang El Niño base nga po sa monitoring ninyo sa OCD. Ano-ano pong mga lugar ang posibleng maapektuhan nga nitong El Niño na pagtama ng El Niño sa ating bansa, Director Edgar? Bibigyan ko po kayo ng example, ano po, doon na lang po sa forecast rainfall, ano, simula July hanggang January 2024. Right. Meron na po tayong, for example, yun pong Davao del Sur, expected na below normal siya, although marami din pong listahan na above normal for July, ano, ito pong Hulyo. Example po, yung Abra, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, and there's a long po, yung listahan na yun. Magko-concentrate na lang po ako doon sa below norm na forecast, no? Kagaya po sa ng Agosto, ito po yung mga pino-forecast na mga probinsya na below normal po ang rainfall, no? Camarines Norte, Cebu, Southern Leyte, Agusan del Norte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Basilan. Sa September po, medyo mas mahaba yung listahan, ano? Laguna, Lake Quezon, Marinduque, Romblon, Albay. And again, there's a long list po of provinces doon, at lalo pong hahaba pagdating ng Oktubre, Nobyembre, at sa Disyembre po, medyo nakalagay po dito, the rest of the country will be experiencing already below normal rainfall hanggang sa January po. And yun nga pong sinasabi natin, medyo lalakas po ng konti yung epekto nito, meaning yung mga dry spells.